Meron po tayong nasagap na balita. Ito, tungkol ito sa TVJ at syempre ang kanilang dating network na GMA. Mukhang lalong lumalala yung agwat, lalong lumalaki yung agwat sa pagitan nga na itong TVJ at ng GMA network. Maraming netizen syempre ang nagugulat sa mga lumalabas na balita katulad nga po neto. Ayaw daw ng GMA na nagpapa-interview itong TVJ. Kung kailan to, posibleng yung naandun pa at meron nang lamat ng With Tape Incorporated, ang TVJ. O posibleng hanggang ngayon din. Pero yun nga, kung titignan nyo, ano bang wala na naman sigurong say dapat ang GMA Network dito sa TVJ dahil exit na sila sa kanilang istasyon, diba? So siguro ito ay noon. Noong nagsisimula pa lamang ang gusot between TVJ and Tape Incorporated. Right, tignan natin. Ayaw, ulitin ko ha, ayaw ng GMA na nagpapa-interview kami, umaangal daw ang GMA Network. Ito ay pahayag ni Tito Soto. Alright, pero tignan natin ha, ito yung totoo. Ito yung totoo daw na nangyayari. Kayo na lang po ang bahala na kumusga, timbangin yung maigi kung sino yung nagsasabi ng totoo between GMA Network and TVJ, lalo na po si Tito Soto dahil mukhang siya yung pinaka may angas talaga sa TVJ. Si Joey De Leon lang talaga yung medyo maparinig. Karuwagan kasi yon, yung puro pa parinig, puro pa saring. Pero ang nakikita ko kay Tito Soto, siya yung nagli-lead, siya yung matapang, totoong matapang, at totoong kayang labanan kahit sino. Pero si Joey De Leon, hindi. Eto, sabi ni Tito Soto, ayaw ng GMA Network na nagpapa-interview kami, umaangal daw ang GMA Network. Pero meron kaming paliwanag dito. Hindi umaangal o ayaw kayong interview ng GMA Integrated News, bagkus kayo ang ayaw magpa-interview sa GMA News. Ah, ito pala yon. Ayaw magpa-interview ng TVJ sa GMA News hanggang sa ngayon. Alright. Ayon sa aming reliable source, okay, gusto kayong interviewin ng GMA Network. Pero ano ang ginagawa nyo? Kayo ay umiiwas sa GMA News team. Umiiwas pala ang TVJ. Abay, tignan natin ha. Mahaba-haba pa to. Pero yun nga, bakit umiiwas? At alam naman natin na pag sinabing TVJ, gusot ng TVJ at ng Tape Incorporated, malaking balita yan. At ang hanap ng mga news team, kahit anuman yan, GMA or ABS-CBN, ay yung malalaking balita. Paanong aayawan? Diba? Tsaka imbes na GMA News, kayo nagpaliwanag sa mga nangyari noong May 31 bago pa man nga mawala. O noong araw na in-announce nila na sila ay titiwalag na sa Tape Incorporated. Saan kayo nagpa-interview? Sa News 5. So nagtatampo ang GMA News sa inyo. May tampo daw ang GMA News dahil noong May 31, wala silang o hindi pinagbigyan ang interview ng GMA Network. Kayo ang unang nagsara ng pinto sa GMA Network. Bakit nga ba galit si Tito Soto sa GMA Network? Oh, meron pang ganito. Galit daw si Tito Soto sa GMA Network. Kung etong galit na ito ay matagal na, paano niya naatim na magstay ng matagal sa GMA? Alright, bakit nga ba galit si Tito Soto sa GMA Network noong 2018 or 2019? Ay gusto ni Tito Soto na bigyan ng break o isama sa isang teleserye ng GMA drama ang kanyang asawa na si Helen Gamboa. Hindi pala pinagbigyan. Yun. Diyan daw nagsimula ang galit niya sa GMA Network. 2019. So ibig sabihin, nakatagal pa siya ng halos 5 taon. 2018? 2023? Alright, sumunod ang pagputok ng butsi ni Tito Soto noong bagyong Rolin na hindi raw binigyan ng pansin ang news updates at panay cartoons daw ang pinalalabas sa GMA News TV. Parang wala na tong kaugnayan. Ako'y sang-ayon kay Tito Soto dito dahil totoo, bilang malaking istasyon,
dapat ay unahin yung update tungkol sa bagyo. Bagyong Rolly ito at hindi puro mga cartoon programs. Ako'y agree kay Tito Soto dito. Kaya alam namin mga kapuso ang galit mo. Ayun. Tito Soto sa GMA Network tsaka noong 2019 pag gusto niyang lumaya sa poder ng GMA Network dahil kinausap na kayo ng may-ari ng TV5 na si Manny Pangilinan. So noon pa pala daw, 2019 pa nagsimula yung gusot or yung siguro intensyon, masasabi natin ganun, nalayasan ang GMA Network na itong TVJ. Dahil malaking halaga daw ang ini-offer ni Manny Pangilinan. Kaya grabe ang galit mo sa GMA Network. Kaya sana Tito Soto tumigil ka na, sa bitter mo sa GMA Network. Kayo ang sumira sa relasyon nyo sa GMA Network. Tsaka hindi nyo binabanggit ang katagang kapuso. Ayun, anyway, patapos na rin naman. Pero yun nga, hindi daw ever binabanggit ni Tito Soto yung katagang kapuso kahit nung sila ay naandun pa sa Itbulaga. Ang madalas kasi pong banggitin nila ay the Barkads. Kaya siguro na-overlook na banggitin yung kapuso. Diba? Paglipat ng It's Showtime sa GTV, diba yung kanilang sigaw ay Madlang Kapuso. Oh, pwede pala yun eh. The Barkada Puso. E di sana pala hindi masyadong halata, diba?